po, ang first stop po natin is dito sa laundry shop. Dito po ako lagi nagpapa-laundry. O, diba? Feeling independent talaga. Wow, ang sarap naman dito, Kina Francis. Yung chicken at saka yung ham, tas yung kanin, may ano, may well done. May well done. May oh. Na-raid po siya. Hello mga te! Ayan! So today, samahan nyo ako dahil ipapakita ko sa inyo ang independent life in the Philippines. Charot! Na may tricycle, independent niya. No? So ayun nga po, samahan nyo po ako dahil weekends ngayon dito. Papakita ko sa inyo na may motor ulit. Samahan nyo ako kung anong buhay ng isang young professional. Wow! Grabe po no? Hi! Ang hirap po talaga malayo sa pamilya, no? Bakit? Isasama ko! Ma! Huwag ka magulo! Independent life nga! Bakit? Independent life, kunwari. Kunwari malayo sa pamilya. O sige, malayo ka na ganyan. Malayo. Tsaka ka na sumama, nakasombrelo ka pa, pambihira. O, ayan nga. Kasi mainit. O, ayan. Diyan ka lang. Po, hindi na po na pala natuloy independent life. Ah, kasi nga po, di ba may construction po dito sa bahay namin. So, hindi masyadong nakakakilo. So, sabi ko na ko, ang dami kong errands na kailangan gawin. Eh, weekends ngayon. So, bigla ko na-miss yung buhay nung nasa abroad. So, sabi ko, aba, balikan natin yung independent life. Independent life in the Philippines! O ma, dyan ka muna. Ha? Huwag kayo na si mama mag-tiktok ka. Ang cute-cute mo. No? Ang cute niya. Oh, nakasombrelo pa siya. Oh. Ang una ko pong gagawin ay mag-asikaso ng laundry. Tapos, dire-diretso sa maghapon. Ito po yung buhay pag weekends talaga. So, samahan niyo po ako. Ang first stop po natin is dito sa laundry shop. Dito po ako lagi nagpapa-laundry. O, di ba? Feeling independent talaga. Hindi, alam nyo, dati nung nagko-condo ako, talaga nagpapa-laundry din kasi nga walang sasampayan. Ganun. This time naman po, nagpa-laundry ako dahil yun nga, may nagko-construction sa bahay tsaka parang di na nagpapagod si mama. Well, actually, lagi ko naman sinasabi kay mama na huwag nang gagalawin yung mga labahan ko dahil kaya ko na yon. Pero ang totoong dahilan talaga, nawawala yung mga pares ng mga food sacks ko. Kaya nai-stress ako. Hindi, pero this time, sabi ko, since weekends, eh, kilos-kilos muna ako. So, ayan, magpapa-laundry muna tayo. Ilapag na po natin yung pinakamamahal kong mga baby kong mga damit. Ang susunod naman po ay ang maintenance natin kay Snorly. Maliligo po siya ngayon. So, dadalhin ko po siya sa car wash dahil isang linggo siyang walang ligo. At sabi nila, ang mga lalaki daw mas maalaga sa sasakyan. Siguro nga, or hindi naman siguro lahat. Ako talaga sobrang busy lang po, hindi ko po siya napapaliguan. So pag may chance, saka ko lang po siya napapa-car wash. Kaya ngayon, dali natin siya sa car wash. Mga abutin po ito ng mga isang oras sa paglilinis. Eh, nanghihinayang po ako yung mga idle na oras. So, ang gagawin ko ngayon habang kinakarwa si Snorly, eh, magno-notes na muna ako ng mga scripts na gagamitin namin para sa shoot namin ni Francis, yung sa ATV. Ayan. So, kung di pa kayo nakafollow dun sa Facebook, pakihanap niyo po ATV. ATV, gano'n. A-H-H-H-H-TV, yan. So, magsusulat muna ako ng mga scripts habang nintay ko si Snorly. Tapos, pupunta na tayo dun. Or, pag hindi ako nakapag-isip dito, baka mag-coffee shop para mag-isip muna. Pero 2 PM kasi yung call time ko kay Francis, so malamang late ako. Ganun. Pero hindi, abot tayo dun. So, halika, tulungan nyo naman ako mag-isip. Kasama sa ating independent life, yung pag-weekends, eh, kumakain tayo ng masarap yung mga favorite natin. Kasi syempre, pag nasa work, sobrang busy, no? So, ngayon, nandito ako sa favorite kong ano, milk tea. Lagi ko naman ito pinapakita. Tapos sa shawarmahan, kakain bago mag-shoot. Kinakain ko yung beef at saka yung pita bread. Grabe, oh. Kala ko ice cream. Dami. Isa po yan sa ano, independent life. Wow, independent life. Yung kakain ka ng gusto mo or masarap every weekend. Ako, ganun po ako. Pero ito, magsisimula pa lang yung araw ko. Pupunta na po ako kay Francis kasi magbe-brainstorm kami tapos mag-shoot kami, ganyan. Kasi actually, yung weekends lang din talaga yung free time ko para gawin yung mga ganun. Kasi alam nyo naman, may daytime job ako. Ayan. Lakas baka daytime job, no? Pero ang totoo, parang ito rin yung, ano ko eh, me time ko, ganun. So, dinalan ko po siya ng shawarma, ganyan. I so love him. Wow, I so love him. Kasi hindi po ako nagkakanin, di ba? So, yun yung favorite ko, maka-beef po ako. So, ngayon ito nga, pumunta na po tayo kay Francis. Okay, simula pa lang ng araw talaga to.
So, yun na nga po, nandito na po ako kay Francis. Hey, welcome po sa Mimba. The controversial king. The controversial king. Oo nga eh. Kakain na siya. Controversial lang, hindi naging king. Oh, king na lang, pwede ba yun? Ayan, nandito na po ako sa paboritong pwesto ko sa kanila. Napaka-homey po nung, alam mo, te, kasalanan mo kung ba't wala akong malipon. Naisip ko na naman paggawa yung kwarto ko. Sabi ko nga, puro paggawa kayo ng bahay, ah. Eh, wala naman akong choice. Yun ang hilig nila ngayon. Habi ng nanay ko, bukas may basement. Ako ang galinis lang ako. Bumili ako ng vacuum. Ah, kita mo? Napaka-homey po kasi dito. Akala nyo ba, yan ang sikretong studio niyo, oh. Nalantad na. Yung sulok na yan. Yan lang po yun. Oo. So ito po ang gagawin na po namin ngayon. Mag-scrip-scripan, mag-shoot-shootan. Mamaya babalikan ko po kayo kung ano pa po ang ganap. Diba? Salamat po. Dumating na po ang pampasaya ko pang isa, si Kim. Uy, anong kinikwento mo kanina? Artista ko yun. Bakit? I look like Katrina Velarde. Oh my God, Katrina Velarde. Yes. Sino siya? Yung si Suplay Queen. Yung si ano ba yan? Yung kila Daryl Ong nakasama nila? Na Budakel? Basta yung ano. Basag yung papakantahin. Ibang kantang kaya niya. Pero hindi ko kinaya kay Kim. Sabi ko, patingin ng tattoo mo, yung mask yung tinanggal. Tattoo ba hindi uso? Ano nga yan? Kian. Ay, ano to? Birthday ni Kian. Tiyan, nakakatawa pa yan dati. Nagpatattoo yan. Kulang yung date niya, mali yung taon. Wala talaga tatalos. Ayan, sila pong nagpapasaya ng weekends ko. Nag-shopping po muna siya. Ayan. So, tuloy ang chismisan. Bye. Yon! Good morning! Good morning sa umaga. Bilis-bilisan ninyo ha. Marami tayong labahan. Wow, ang sarap naman dito kina Francis. Yung chicken at saka yung ham. Tapos yung kanin may ano, may well done. May well done. Pero masarap yan. Masarap yan. Sinadya ko talaga, lagyan talaga yan ng ganyan. Nang may pagmamahal. Hindi kayo marunong kumain ng may totoong? Marunong. Gusto mo nakapikit. Gusto mo nakapikit pa. Yung hahanap-hanapin ninyo yan na kanin. Hahanap-hanapin din kita tapos. Subukan mo ta. Wow, sarap naman dito. Thank you, tita. Kagat yan sa bahay nila, Ate Almic. Papakain din kami ng tutong. Hindi lang. Hindi lang tutong. Babayuhin pa yung pala. Hindi naman tutong. Hindi. Yung bahala na sila magpabilad. Ganun. Thank you, tita. Oo. Hindi ko talaga alam kung beer house ba to o tapsilugan. So, ayan. Ito na po ang next phase ng buhay ko ngayon. May make-upan po ako ng Francis. Ang guwapo naman nito. Talaga ano po, may full production. Kami dalawa lang. Artista, makeup, si Kim, minsan nandyan. Habang nanonood po ng vlog. Teng, sakit ng kanta. Sakit din talaga ito nangyari. Oo, hirap na ganito. Subok po ako mag-TikTok, baka nandito na po yung kinabukasan ko. Ganda mo dito, Beo. Dapat ganyan din ako kaganda dyan, vlog ko yan. Ang ganda mo din dito, te. Gusto ko yan. No, sige na, ate. Ikaw na. Try mo na. Pag ako nagmuka dito, naglalaba lang kasi sa akin. Hindi, ayan. Binugaya kita, te. Yan nga natin. Hindi nagkahagis. Ito kasi yung problema sa amin pag nasuutan kami ng duster, iba yung nagagawa namin. Bahala na, talo-talo na po yung laki ng braso at kinikili. O, game na po! So, ayun, tapos na po kami. Nagpa-pack up na pero kakain pa. Nagbura na rin po ako ng book up. Baka di ako makilala sa amin. Pero yung isang bata, pinagyayabang yung vacuum niya. Vacuum po ako. Yung eye box ko, grabe. So, pag-uwi ko, di ko po alam kung mag-i-edit pa ako. Tsaka yung lion hair ko, gulo-gulo. Sasamahan niyo po kami. Ay, oo nga pala, may bukas pa kami. So, kakain na lang pala kami. So, ito po yung kinakain namin. Paris Retiro, sa akin, pancit Paris. Sa akin po, ang palakasan po, busog ng silog. Oo nga, busog silog. Ayan. Actually, sweet po si Francis. Binili niya po ako nito. Choco coffee. No? Choco cafe. Kasi ang problema po, hindi po talaga ako nagko-coffee dahil baka mga 2 weeks akong gising. Kasi KM na kumuha ng sabaw. With the pineapple. So, yum. Go. Yay! Midnight road trip para sa kape. Kape talaga ako. So,
may pang makape pero walang cash. Ayaw pwede yung card dito. Hello! Uy, good morning! Hello! Hi po, good morning. Good morning! Meron kayong double choco frappe? Yes po. Yun sa wakas, pahingi naman ako nun. Isang large, yes, large please. At saka isang? Ice mocha. Ice mocha, meron kayo? Regular lang daw po, please. Okay po. Pwede po kayong debit card, no? Yes po. Ayun, naku, maraming salamat. Thank you. Thank you're welcome. Okay, bye-bye. I'm weak. It's true. Hi po. Ayan na po ang ating, ay kanilang. Ang McCafe na ilang araw ko na pong hinahanap. Bakit nililihikat eh? To make you happy, ha? Hindi ka ba butis at naglilihika? Feeling ko na di-develop na yung mga matres ko. Oh my God. So, I'm so sana happy. All. Ikaw din, huwag ka mawala ng pag-asa, madi-develop. Mapuyat pa, no? Para mabuo na siya. Konting puyat pa, konting pag-iingay pa konting sa kape. Mga tao, hindi para sa'yo, magkakamatres. More and more heartbreaks pala. More heartbreaks. At pagka-heartbreak ka pag hindi ko na naiuwi ngayon dahil anong pecha na. So, ayun. Let's do this! Let's go! Tapos na po tayo magmakape. Nag-grab po tayo. Opo. Tulog na tulog po siya. Tulog na tulog po yung ating ilaw mo ate. Kawawa naman po siya pag napagod. Kaya hinatid na po namin siya. Oo nga po eh. Parang ako. Pagod din po talaga yung mukha namin. Alam niyo po, real quick, nakarating po kami ng Marikina. Pero mas kampante po kami dito. Napakabait po na ano. Na BFF ni Francis, talagang nilambi niya, ate, hatid na tanda siya. Dapat din naman talaga kung ganyan ang lagay niya. Nahihiya. So, feeling ko kasi kanina parang, ano yun, nahihiya lang yung magsabi. Oo, kasi kanina ko pa po siya pinipilit. Tapos parang, hindi, ate, mababato yung sasakyan mo doon. Kim? 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 Te, dito na tayo sa bahay mo, te. Na-raid po siya. Ano dito tayo sa inyo, be? Huh? Your home. Oh! Ang lagi ito bahay. Ang bahay nyo. Farmers 2, Marikina. May tricycle? Nalitid nyo na pala ako, hindi nyo ako missing. Ano ko ba? Saka dito, di ba? Ano ko ba nagkukonsert kami ni Francis? Sa may tabi ng poste ba? Maraming salamat, Kim. Hindi, sorry. Sorry, hindi mo nga ininom yung... Diyan ka mag-sorry, dahil hindi mo ininom yung food trip natin. Kaya nga, yung makapin mo. Niyakap mo lang. Hala, sorry ka lang. Ano ka ba? Thank you, Kim. We're gonna see you tomorrow. Love you, Kim. Love you, sorry ah. Mahinga ka. Sorry. I'm happy kasi kung parang kung hinayaan ka namin mag-taxi, eh, baka hindi ka naiuwi. Baka ma-take out ka din. Kaya kayo nakita at may mga naman nati-take out, baka ma-take out ka din. Gusto mo ng tulong? So yun po ang next stop, ang pinakamamahal kong jowa. Siyempre, ang huling hatid, si Francis. Salamat talaga, love. Nahihirap mo lang, yun yan naman talaga. Grabe yung mga music sa biyahe po namin eh. Parang sinasaktan po talaga namin ang isa't isa. Nag-concert po kami, parang masakit din sa tenga, ganun. Parang masakit sa heartbreak ata yun. Oo, sorry na. Sorry na agad. Oo. So ayan, uuwi na po siya. Ay, kaya maraming salamat na support. Uy, maraming salamat din ha. Oo. Marami tayong na-achieve salamat sa buhay. At syempre, kasi nag-comfort po talaga si Ate Army off cam sa mga nangyari sa ating buhay. Diba? Thank you so much. Kaya, ayun. Hey, thank you ha. I'll see you again ha. Yes. Galingan mo. Mm-mm. At gagalingan mo pa. Bye-bye, te. Salamat good night. Salamat na po, traffic. Bye-bye, te. Good night. Bye-bye, te. Love you. Hey! So ayun, nahatid ko na po si Francis. Alam nyo, meron po akong ano, kanina, nung hinatid ko si Kim at saka si Francis, meron akong kurot feeling. Kasi sobrang saya ko pag ginagawa ko to sa kanya. Kasi dati, nakaalala ko, kami-kami yung sabay-sabay na tumatawid ng overpass, ganyan. Tapos hindi sila nagsawang makinig sa mga rants ko, sa mga kwento ko, sa mga dreams ko, yung mga plans, ganyan. Tsaka, kaya itong mga little things na to, gustong-gusto ko itong ginagawa. Napakabait niya mga batang yan. Alam nyo, many, many years back, nakita ko na sila. Alam mo, sobrang tanda ako, no? Parang OJT pa lang sila ni Kara. Sinabi ko, oy, alam nyo, malayo mararating nyo. Sobrang sipag, sobrang bait, sobrang galang. Kaya isang factor din na nagpapasalamat ako na blessed ako kasi may mga ganito akong nagagawa para sa mga kaibigan ko kahit maliit na bagay. So ngayon naman po, uuwi na ako. Ayun pa rin siya, di pa rin siya naghihintay pumasok po siya talaga. Kaya alis na ako para pumasok na po siya. And ayun na nga po, finally bahay na ako. Salamat po na sinamahan nyo ako sa maghapon. Mula sa mga personal errands ko hanggang sa work. Sa shoots, ayan. So, ayun, find time lang na maging independent ulit or kung ano, i-maximize yung araw dahil dyan, saludo po ako dun sa mga OFW na independently nabubuhay. Malayo sa family nila. Alam ko pong mahirap, hindi madali, naranasan ko yan, pero laban lang po ng laban. And, yun, hanap lang tayo na magpapasaya sa atin. At the same time, gawin po natin worth it yung bawat mga araw. Find time with friends,
do happy work and everything. So ayun po, magpapahinga na po ako. Maraming salamat at hindi ko po na-pick up yung labahin ko. Bukas na lang. So dahil dyan, huwag niyo po ako kalimutan i-subscribe sa channel kong Almira Shield. Facebook page, Instagram, Twitter, may like ka po ako, Almira Shield. Maraming salamat po. Be safe, be happy, and spread kindness.